Tama-tama. Woo! Mayroong pull out dito. Ayun oh, nag-violation na tayo. MOT. Yan. Sakto. 1 minute. Change ko na yung sarili ko ng ano, change off duty personal conveyance. Tapos si type ko rito moving space to. Yun mga kaibigan, ha? Ilan pa ba ang driving natin? MOT 3 minutes driving. Medyo ngayon we are running we almost run out of driving hours now. Kailangan makakahanap ako ng maaari kong pagparkingan bago maubos yan. Otherwise magbabayolation ako. Hindi ko kasi akalain na hindi ako aabot dito sa Sikamos eh. Kasi ang plano ko, ginugol ko kaganina itong oras ko, yan tiktak na oh. Sana makarating ako sa Sikamos. Sabi ko, yun yung aking plano kaganina. So since nandito tayo sa mountain, ang weather ganito pa, kaya hindi ko na ano, hindi ko expected na mauubusan tayo ng ano, ng driving hours, na hindi pa tayo nakakarating dun. Kaya it's either makahanap ako ng ano ko, ng aking pagpaparkan para mag-shutdown para pagpatuloy bukas, or gagamit ako ng personal conveyance ng mga ilang mga minutes upang sa ganun makarating tayo doon sa safe na location para mag huminto for the night. Ayun, 1 minute na guys. Dito meron yatang stop dito. Ito muna ako rito. Meron ditong pullover yata eh. Woohoo! Malapit na guys, 1 minute na lang. Salubungan pa to, nako po. Ang hirap maghanap ng hihintuan mo kasi may mga sumusunod sa akin, nandoon sila. Ayan, 0-0 na yung driving ko. Bago mag 60 seconds yan, dapat ano, bago mag minus o mamula yan, dapat makahinto ako. Ano? 0-0 na guys. Ito tama-tama, meron data dito. Ano? 0-0 guys. Running out of driving hours. Mag-hazard na ako. Yun, dito. Tama-tama. Woo! Mayroong pull out dito. Ayun, nag-violation na tayo. MOT. Yan. Sakto. 1 minute. Change ko na yung sarili ko ng ano, change off duty personal conveyance. Tapos si type ko rito moving space to nearest space truck stop. Kasi itong location natin, hindi tayo pwedeng magano eh,
Yan, naka-off duty na. Ayan, anong sabi niya? Dito, hours of service. Violation. Yan, violation na. Violation na ako kung tutuusin. Yan. Balik tayo rito sa ano. Balik tayo dito sa graph ko. Okay, so wala pa naman, saktong-sakto lang yata yung ano ko, yung paglagay ko ng personal conveyance. Ayan. Kasi dito sa location ko ngayon, guys, hindi ko rin pwedeng ano eh. Hindi rin ako po pwedeng mag-park dito overnight eh. Babayin lang natin. Lang kunin ko lang yung aking ano. Ito. Malamig pa rin dito sa ano, guys. British Columbia. Tayo pwedeng mag-park dito sa ano. Nakapagsayang na rin naman ako, oh. Kita nyo? May kanin na ako, andyan na rin yung nilagay akong itlog. Ulamin ko kasi hindi ako umuwi nga. Nakita nyo naman sa previous video ko, guys. Babayin lang natin. Pakita ko sa inyo. Dito tayo po pwedeng mag-park dito sa tinabihan ko kasi ano eh, para sa nagpa-plow to eh. Malamig ako, guys. Dito tayo nakagilid lang tayo ng counter dito sa side na to. Pero hindi ako po pwedeng mag-park dito overnight kasi itong lugar na ito eh para doon sa mga nagpa-plow, yung nagkukuskus ng mga ano ba, yung mga snow na yan. Kapag ka, ano, maaari pa tayong tikitan dyan kapag ka wala silang magamit eh. Ayan. Oh, ay iksi lang to, hindi pwede mag-park dito overnight. At saka isa pa, lamig. Tsaka isa pa, maihingay din diyan sa mga sasakyan na yan eh. Ayan, guys, nakita nyo, mayroon malfunction yung ano ko, yung ilaw ko na yan. Dadalhin ko yan sa ano, tuloy, ipapa ano ko na rin, papa check din natin yung ano niya, yung sa truck niya. Sa truck natin pala. Sorry. Wala lang ang problema dito sa trailer natin. Doon lang talaga siguro. Busted lang siguro yung ilaw ko na to. Ayaw gumana yung sa kabila. Yan. Kaya naman nag-indicate dito sa ano natin. Dito sa ating ano, may malfunction yan. Kung nakikita nyo yan, tik 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 na may ano, bilis natin, may malfunction. Meron pa akong engine check. Ay, sabi niya, right brake malfunction. Yung engine check ko na yan noon pang nandun tayo sa may Regina, yung sa previous video natin. Hindi ako nakadiretso umuwi para dalhin sana sa may Volvo kasi nakita niyo naman, umiikot lang ako. Pumunta lang ako dun sa Nipa, papabalik na, request ko sa aking dispatch kasi sabi ko sa kanya ang bond ngayon is 28 days lang, kaya naman sabi ko baka pwedeng bigyan niyo na lang ako ng reload pabalik kasi nandun ako sa pinag-deliveran ko sa previous video natin. Nakita nyo naman, mga kaibigan, is ang nangyari, patay ko na nga lang muna ito, may eh. Ang nangyari ay para makita nyo yung mukha ko, ha? Ang nangyari, napa-stop ako doon kasi nga long weekend at saka nag-ano sila, nag-holiday sila doon sa dineliveran ko, kaya hindi nila agad ako na-unload. Kaya nung inaabot ako ng almost 36 hours mahigit doon. Mahigit 36 hours pala ako doon sa dineliveran ko kasi hindi na rin ako tumuloy noon. Kaya
doon ko na lang kinuha yung 36 hours ko, tapos umikot na lang ako, umispin na lang ako papunta dito sa Delta para makagain tayo ng miles. Sabi ko na lang si Mrs. na baka hindi ako makaka-uwi. Sabi ko sa kanya, sa susunod na pag-uwi na lang yung pagkita-kita natin ng mga bata. But anyway mga kaibigan, yan, samahan nyo ako. Ay, nakita nyo oh. Kumbaga 00 hour, 1 minute na minus na kumbaga sa ano eh. Ano na talaga, wala na akong driving hours. Pero naka-off duty ako. Pero ang remark niya is naka-personal conveyance na ako. Kaya naman maghahanap tayo kung saan yung lugar kung saan ako makakapag makakapag-park. Yan, samahan nyo ako kung ilang minutes yung maaari kong i-drive at makahanap ng malapit-lapit, no? Na ano, na maaari nating pagparkan ngayon overnight. Oops, magano muna ako. Yan, nakita yun, right brake light malfunction. Yan, yeah. Dali natin yun sa Volvo sa pag-uwi natin. Yan. Mamaya lilipat yan ng off-duty personal conveyance. Yan, merong ano, merong nadadaan. Boom. Malamig pa rin mga kaibigan. Pero sa totoo lang mga kaibigan, hindi naman dapat na ginagamit talaga yung personal conveyance eh, sa ganito. Mag personal conveyance lang tayo kapag yung sa personal matter lang talaga. Maalala ko pala nung mga sisimula pa lang akong maging truck driver, no, nung naglolongol ako, mayroon ako noon na previously personal conveyance na content noon. Maraming nag-react noon kasi mali yung ginawa ko daw doon, which is tinuro sa akin ang tama. Yun, i-ginoogle ko rin ano ka nalaman na ang personal conveyance eh, gagamitin mo lang yan talaga sa ano, sa personal matter mo. In Canada, ang sabi nila or ang rules, pwede ka mag-personal conveyance, gagamitin mo yon kung for your personal use only, na nakakabit ang trailer mo. Pero in the US, hindi ka maaaring, or I mean, sorry, dito sa Canada, pwede mong iwa, sa Canada, kung mag-personal conveyance ka, dapat yung truck at saka trailer mo naka ano, naka bobtail, pwedeng mag bobtail ka. O pwede rin ano, pwede rin yung naka hook ka rin. At sa US naman, hindi ka pwedeng mag bobtail doon na mag personal conveyance. Yung personal conveyance kasi ginugol ko na rin yan mga kaibigan. Gagamitin mo lang yun para sa inyong personal. Kumbaga, mag-ano ka ba? Magsha-shopping, bibili ka ng kung mga groceries mo. Ganun, pupunta ka sa mga truck stop or even manood ka ng sine. Pwede mong gamitin yung truck at lagay mo lang sa personal conveyance. Sa ganitong sitwasyon naman, sa Google, kasi ginugol ko na rin sa cellphone noon yan, at ang sabi ni Google is maaari mong gamitin ang personal conveyance mo, ilagay mo bilang remarks mo doon. Nasabi niya is katulad dito, moving to a nearest truck stop kasi wala naman tayo mapagparkan. Although in the first place dapat pinaplano natin yung trip natin, di ka dapat hihinto sa mga lugar kung wala kang mapagparkan. Kumbaga sa ano, may oras ka pa lang
dapat sana plinahan mo na kung saan ka dapat magpa-park overnight. Hindi yung kailangan pang maubos talaga yung oras mo upang sa ganun ano mo yung personal conveyance mo. Yan, tulad nga ng sinasabi ko, ayan mga kaibigan, personal conveyance, naka 5 minutes na ako. Tulad nga ng sinasabi ko, guys, no. Ako naman, hindi naman ako perfectong driver, truck driver. Yung mga vlog kong ito, pinapakita ko sa inyo based ang aking experience dito. Appreciate ko sa mga magko-comment dyan kung ano man yung sa palagay nila mas tama. Kasi syempre, alam nyo, lahat naman tayo is learning. So, kayo, kung sa palagay nyo may mas mabuti pa tayong dapat gawin, I appreciate yung mag-leave kayo ng comment down below sa comment section para mabasa ko. At of course, may dagdag din sa aking kalaman yon. After all, sinasabi ko nga madalas sa mga vlog ko, hindi naman ako perfecto sa pagbablog. Marami ding, kumbaga sa 50% o 20% na tama sa mga vlog ko, which is siguro naman normal naman siguro sa manonood natin yon, dahil hindi naman tayo perfectong tao. Nagbablog lang tayo dito based from our experience. So, ako ganun din naman ako, wala akong perfect, hindi ako perfectong nagbablog. Kaya ayan mga kaibigan, nakikita nyo, gumagamit din ako ng personal conveyance ko. Yan, which is ang totoo naman hindi naman dapat na ginagamit yun sa ganito. Kaya sinisigurado ko nito, pag nakita ng auditor namin sa trappers, yan, malamang tatawagan niya ako, tatanungin niya ako. Yun. At sana makakita ako ng mas malapit-lapit dito na maaari nating maaari nating papagparkan for the night. Total, malamit-lapit na rin naman tayo sa Sikamos. Idiretso ko na lang yung Sikamos para doon na lang ako magpahinga ngayong gabi. Inaabot na naman tayo mga kaibigan ng ng pagdadrive na mahaba. Galing ako ng Coronport so kaganinang umaga. Tapos nagdrive ako from there hanggang dito kung saan sa ito ngayon location ko. Naubos yung 13 hours ko dito sa driving ko, which is sa ang Canada is 13 hours yung driving hours dito. Sa US is 11 hours driving. Yan. Pero dapat kailangan mong mag-take a 30 minutes break doon sa US kasi mandatory doon. Pag huminto ka ng gabi tapos magdadrive ka kayo na umagahan, ang ibibigay sa yung pauna sa driving hours mo doon is 8 hours. Ayan, pagkatapos nun is yung 30 minutes break mo, mandatory yon. At pagkatapos yan, bibigyan kanya ulit ng 3 hours. So, it depends kung ilang oras kayo magdadrive, tasihin to. Basta huwag kayong lalagpas sa 8 hours nyo doon sa US na pagdadrive para legal kayo bago kayo huminto ng 30 minutes. Yan, Sikamos, 27 kilometers. Sabi niya, malapit-lapit na. Abutin ko sana mga 20 minutes yun para sa ganun Hindi masyadong mahaba yung pagpe-personal conveyance ko. Yan guys, so mayroon siyang check engine port. Dalhin natin sa pag-uwi sa Volvo to para ma-check up nila kumbaga sa kumbaga si Ordapia may lagnat kumbaga tao rin nilalagnat, tapos kailangan mong dalhin sa dealer tayo kapag masama pakiramdam natin
bili tayo gamot, or kung hindi makuha sa gamot, kailangan natin magpa-check up sa doktor din. Ganun. Ayun mga kaibigan, umabot na yung personal conveyance ko ng 23 minutes kung nakikita nyo yan. Pero may malapit na tayong approaching na tayo sa isang truck stop dito sa may Sigamos, yung ESO. At dito na tayo magpapalipas ng gabi. Pakita nyo naman, salubungan yung karsada. Wala na akong ibang nakitang mga kaibigan, mga na maaari kong mapagparkan yung safe. Siyempre ayoko rin namang magpark doon sa isang lugar kung saan hindi safety. Baka mamaya napasarap ang tulog ko, biglang may umano sa load natin doon. Yan pa naman ang madalas na laging pinapaalala ng company natin, yung load natin dapat safety. Iniwasan nila yung alteration ng load, yung mamaya mapasok, mabawasan. Siyempre hindi mo masasabi. Dito na yun mga siguro mga 1.5 kilometer. Ito na nga, dito na yung ito na tayo sa Sigamos. Kung nakikita nyo yung ayan yung sign nila na Sigamos. Yun, at least dito safety tayo mga kaibigan. MOT, ano nangyari? Nag-reset siya, 00 na. Okay. Hindi ako magpapagas dito kasi kanina nagpagas ako sa Calgary. Mula Calgary hanggang dito is parang nasa almost mga ilang oras ba yon? Mga 6 na oras yata, mahigit. Hanggang ngayon, hindi pa masyado nabawasan yung itong gasolina natin. Nag-full tank ako kanina sa Calgary. Siyempre pangaba nandyan sa tabi ng dito na lang tayo tatabi kaya. Dito na lang ako tatabi, balagbag ko na lang din dito para makalabas ako mas maaga bukas. Ganda ng truck niya, yung daming ilaw Tsaka para hindi maingay, yung aking reaper lang ang maingay. Maiingayan sila. Ako hindi maiingayan. Umaga sa ihanap-hanap din natin na guys. Ay, naabot na naman tayo ng gabi sa pagdadrive mga kaibigan. Mga ba? Ganun talaga. Yan. Okay na yan. Yun. Ayan guys, kung nakikita nyo, yan, bali 28 minutes yung duration ng personal conveyance natin. Nawala lang dun sa may taas. Pero yung duration natin sa nandyan, ilagay ko na sa sleeper. Okay, wala na akong oras. Pwede ba akong mag-on duty?
magunjote ako para post trip. Yan. Kuta natin sa baba, tignan natin yung safety natin sa baba. Lagay ko dito sa may ano. 60 minutes remaining, you will need to fulfill. Okay, so workflow. Lagay ko yung sarili ko dito sa workflow ng ano. Siya dumaliwanag ka. Lagyan natin dito ang yes, post trip natin, tapos yung mga ano, mga problema dito ko na ilalagay yung mga ano, kasi yung tractor natin ni ano 7 0 yan. Tapos yung mga code diyan ko na lang ilalagay, post trip, yes. Mamaya ako na isasubmit. Agree. Yan. Pilapan ko lang. Mamaya ako na isasubmit. Kukunin ko lang yung ilalagay ko dito yung ano, yung comments. Kumbaga, ilaw natin. Lagay ko na lang. Sanapin ko yung code mamaya. Comments. Select one. Sabi niya rito. Tractor ang may problema. Tractor. Ang ilaw. Right. May ano bang sabi niya kaganina rito? Pasahin ko nga yung sinasabi niya rito sa truck natin. Right niya. Right blade, right brake malfunction, sabi niya rito. Right light space malfunction. Function. Yun. Ayan, tapos mamaya ako na submit kasi kailangan ko pa yung code niyan. Kukunin ko dun sa may binder yung manual namin. Ngayon, gusto kong samahan nyo ako guys. Lalabas tayo. Tignan natin yung safety ng ating lugar dito. Baka mamaya masabitan pa tayo. Mahirap na mga kaibigan. Yun. Lagay ko itong truck natin na ano, high idle ko para sa ganun eh. Yun, tumas na konti yung idle niya, yung kanyang RPM niya. Nasa ano siya, nasa 7. Makita niyo, 7 niya tayo. 700. Post trip tayo. Yun. Natin ang gulong. Tignan natin ang kalitong natin sa paas. Okay pa ba itong load temperature natin? Ano? Ano na lang snow guys? Okay pa. Ang set point is 1.3 minus 1.3 Celsius. Ang current temperature ng box is minus 0.7. Saktong-sakto lang yan. Marumi! Yan! Okay ba yan? Yun! Palagpag lang din sila rito. Ganda ang truck nyo. Ano mga gusto kong truck guys eh. Ano yan eh. Yan. Hindi na nila yan nilalapit. Okay, so unlock. Dalawang ano niya, naka-bolt ng dalawa. Yan. Alis yata ito ah. Kung alis. Yan, ito medyo malambok. Nalagyan ko bukas na lang ng ano yan. Bukas ng hangin, dadagdagan ko.
magas, dun na lang sa hop bukas. Ayan guys, ilaw sa harap ni Cordapia, walang problema hanggang doon sa taas. Alright. Ay mga kaibigan, ang current location natin is nandito tayo sa Husky Sycamos, British Columbia. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. At ayan no, hanapin ko na lang yung code doon sa may ano bago ko i-enter doon sa aking ilag. Maraming salamat mga kaibigan no, sa walang sawa ninyong pagsuporta sa mga video vlog natin. Appreciate ko kung ano man yung maaari nyong i-comment doon sa aking video. Ayan, natulad na lang sinasabi ko, mga vlog ko naman hindi naman perfecto. At open-minded naman ako sa mga magko-comment sa akin. Alright you guys, hanggang sa muli. Peace up. Bye for now. Lakay, Pinoy Tracker.